Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik muli si Galidutik para sa ating tutorial. Ngayon po ang aking may bigay na topic ay tungkol sa pag-test ng mga pyesa. Kung paano gawin. Halimbawa sa mga resistor, kahit sa circuit, pwede siya i-test, pero may iba hindi pwede. Kasi ang iba naka-parallel. Pero kung ito ay naka-series, ay pwede siya basahin. Ngayon, subukan natin ito. Ito po ang ating susubukan sa pag-test. Ito po. Bago tayo magbasa sa PISA, ito po ay resistor. Ang una natin gagawin ay basahin natin ang kanyang balyo, kulay sa color coding. Itong blue 6, ang gray 8, ito 0, gold 5%. Dahil po ay black ito, parang hindi ang kasali kasi 0 na po yan, 0. Kaya ang pagbasahin mo yan ay 68 ohms. Dahil 68 ohms ang PISA, dito naman tayo sa tester analog. Yan po sa analog tester. Ngayon, kung ang isang resistor ay 68 ohms na hindi pa umabot sa 100 ohms, dapat dito tayo naka-times 1 ang tester. Times 1 po tayo. Naka-range po tayo sa times 1 po tayo. Kasi po dito sa times 1, halimbawa sa pyesa 50 ohms, 60 ohms, 90 ohms, 95 ohms, dito po yan. Dito po yan mag-set sa times 1. Pero kung ang resistor ay umabot ng 100 ohms, 120 ohms, 150 ohms, 500 ohms, dito ka na sa times 10. Pero kung sa resistor naman ay 1K, 2K, 3K, hanggang 10K, 50K, 100K, dito ko naman sa times 1K. Pero kung ang resistor ay umabot na ng mega, ang mega ibig sabihin ay 1 million. Pag nasa 1 million na ang number sa PISA ng resistor, dito ka na sa times 10K. Kung dito ka sa times 1 po tayo, kasi yung PISA natin ay 68 ohms yung resistor. Yan sa itaas naka 68 ohms. Ngayon i-test po natin. Ngayon po, i-test po natin. Dapat sa pag-test natin, dito siya nakabasa. Pag dito siya, ibig sabihin, good ang resistor natin. Kahit nasa gilid, dito, okay lang yan, good yan. Kasi ang resistor, mayroon yan tolerance na 5%. Pero kung dito siya basahin, ibig sabihin, leakage yung kanyang pyesa na resistor. Sira yun. Okay, ngayon, simulan natin sa pag-test. Oh, yan po. Yan po ang ibig kong sabihin na dito siya naka-set. Kasi po dahil 68 ohms ito na resistor, dapat tayo dito naka times 1. Kaya ngayon punta tayo sa ibang resistor. Ito po ay 2.2K. Doon naman tayo sa kabila. Ito po ay
2.2k. First digit read 2, second digit read 2. Dito sa multiplier ang 2, dalawa zero po yan, dalawang zero. At kung orange po yan, tatlong zero. Kung dilaw yan, number 4, apat na zero. Dahil po na ito, dalawang zero. Pagbasahin natin po ito ay 2.2k. Dahil 2.2k, kailangan sa tester natin naka times range 1k. Dito po tayo sa range times 1k. Ngayon, i-test po natin. Dapat sa times 1k at dito naman sa analog ng pagbasa sa PISA, dapat po dito yan, number 2. Number 2 po yan. Ngayon, simulan natin sa pag-test. Good ba ito? Or okay. Yan po, pakita natin. Hindi. Kailangan bago tayo mag-test ng pyesa, unahin natin ito, adjuster ohms. Ito, unahin natin. Yan po, adjust po natin yan. Tapos kailangan naka-zero. Kailangan po ay naka-zero yan. Short po natin. Oh, so mag-back dapat. Dito tayo sa naka-zero. Okay, ngayon test tayo ng resistor. Yung 1K. Yan po. Dapat po dito sa number 2 sa pagbasa. Dapat dito po yan, number 2 sa pagbasa. Oh, di ba? Tama ako. Ibig sabihin, good po yan. Ganyan po ang pag-test sa resistor. Hanggang dito na lang siguro.